Hi mga ka-PMs, welcome to Precious Moment. Ang video na ito ay hindi ko kayo ililibot. Hindi ko ka rin kayo isasama sa ating food trip. Pero, samahan niyo ako sa aking magiging journey. Mga ka-PMs, nalaman ko kasi na ako ay positive sa COVID. O, nahawa po ako. At kanina ko lang nalaman yung aking result. So far, yung pakiramdam ko, okay lang naman siya. Medyo mainit lang yung mata ko, hindi ko alam bakit. Siguro part na rin yun. Pero hindi naman ako nilalagnat pa. Kanina medyo mainit din yung ano ko, pakiramdam. Pero yun lang so far. At sana huwag na madagdagan dahil meron akong asthma. Malaking abala pag mga ganyang ano sitwasyon. So kailangan mo lang talagang maging positive. Kasi kung iisipin mo yung problema, iisipin mo yung sitwasyon, mahirapan ka lang. So nag-prepare ako ng aking madaling mga gamit. Ayun. Tapos ito yung aking bag at yung maleta is nandun kasi dadalhin nila ako sa ano sa facility. So doon tayo mag-isolate, doon tayo magka-quarantine ng 10 araw yata dito sa Dubai. Medyo nahirapan lang din humiya kasi doble-doble pa yung mask. Sana lang hindi talaga mag-trigger yung aking asthma kasi may asthma talaga ako. At yung aking nebulizer ay wala dito. So sana hindi talaga siya mag-trigger. I know, what to do. Maging positive na lang at syempre magdasal na lang sana agad na lang matapos. So, samahan niyo ako mga ka-PMs sa facility. So, ito yung dadalhin ko. Ayun akong isang kulong. Kupasira na yata ito. Sobrang lambot niya ako. Ayun akong isang kulong. Isang kilo ba? Oh, modern sa kulo ng orange. Meron pa yung lemon din. At iba ka kasi kulang yung food or ano. Maleta. Ayan. Mga damit. May mga ilang mga ano din. Hindi ko na mabuksan. May mga ilang food at saka basta mga damit. Tapos ito pa yung isa kong bag. Puno. May punda. Mga damit din, puno na rin. Tapos dahil malaki yung soup o yung pang ano natin, pang laba. Nagdala na lang din ako ng ganyan, nilagay ko. Para yung mga damit pwede malabahan. At nagdala rin ako ng comfort o parang down sa atin. Ito kasi yung room or yung ano ko yan, namin. So, hindi siya close. Kaya, hindi ako pwedeng mag-isolate dyan. May ginger ako dito. Ayan, dalhin natin. Buti na medyo malaki. Hindi na ako makabili. So, hugasan muna natin siya. So, waiting lang tayo. Hindi ako makahinga. Dinareply ko kasi. So, yung copper mask ko. Tapos, dalawang extra na mask pa. Ay, nako. Green talaga. So, ayan. Tumawag na sa akin yung magsusundo. Sabi na mga 15 minutes. So, wait lang tayo sa tawag niya. At dadalhin nila tayo doon sa facility. I'll update you mga ka-PM. See you later. Hi mga ka-PMs. So, nandito na tayo sa facility. Dalawa kami dito. Bukas na lang ako mag-update. Good morning mga ka-PMs. Nandito ako ngayon sa quarantine facility.
So far, okay naman yung facility. Medyo masakit lang talaga yung ulo ko. So, nadala ako dito kahapon. Sakit yung ulo, masakit yung lalamunan. Sana matapos na lang to. Hintayin lahat ng almusal, tapos inom tayo ng gamot. Yan yung room namin. May kasama ako na isa. Tapos, hindi ko na mapakita. May binigay sila na vitamins. Actually, hindi pala akin to. Ang binigay nila is ito. Sanitizer. Dala ko yun. May mask. Tapos, may dalang frutas. Ayan. Kasi ko mamaya kasi masama pa talaga yung katawan ko. Ang pagkain. Ito po ang aking lunch. Binigay ng... Ito yung ano nila. Opo, meron po. Ayaw ko na dun. Kain na tayo ng lunch. Ito, patapos na yung day 1 natin. So far, okay naman yung pakiramdam ko. Yun, medyo inuubo. Tsaka para ka talaga tinatrangkaso. Ang ano natin kanina, ang temperature ko kanina is 38. Naghilamos ako para medyo bumaba. Sabi nung ano dito, iligo ko daw para medyo lumamig yung pakiramdam. So, hintayin ko lang. Naliligo tayo. Naliligo tayo. Vitamin C tayo kanina. Tsaka Panadol. Para sa temperature. So, naliligo lang ako after. Kung mag-ano, para medyo lumamig yung pakiramdam. Yung kasama ko, si nanay, dalawa kami dito sa room. Walang harang, pero si nanay, wala siyang symptom. Sabi niya, okay naman daw siya. Medyo natatakot ako kasi baka dahil sa akin, maano siya, pero sabi naman nila, hindi naman siguro nila kami lalagay kung sa isang lugar kung grabe yung ano. Kasi sabi ni nanay, wala siya lagnat. Naubo siya. Tapos, yun lang ano niya. Yun lang naman, naubo. Tapos siya may palasa. Ako yung palasa ko. Makati talaga siya sa lalamunan. Yung palasa ko mapait. Meron akong juice dito. Binigyan nila kami kasama dun sa meal. Medyo papait siya sa panlasa. Kumain ako, papait yung panlasa. Para ka talaga tinatrangkaso. So, sana... maano na kasi ayoko talaga yung feeling na nararamdaman na may sakit. Lalo na yung tumutusok talaga siya sa ulo. Pero thanks God kasi hindi ko kailangan mag-oxygen, hindi ko kailangan mag-ano. Hindi naman ganun. So, para talaga lang na tinatrangkaso ka na ano, na mabigat. Tapos, kanina sumasakit yung mga kasukasuan ko. Pero, kung hindi mo talaga siya lalabanan, kung hihiga mo lang siya, maano talaga yung pakiramdam mo. Kaya, kahit pa paano yan, umuupo-upo ako. Nililibang ko yung sarili ko. yun, medyo ano rin yung mata natin. Mahapdi kasi mainit. Mainit sa mata. Kasi nga, nilalagnat ka natural, maano yun. So, update ko na lang kayo, mga ka-PMs. Yun, medyo sumusumpong yung ulo.
from dito, where yung ano niya, parang dito, pupunta dito, maglalakad ng matalim. Eh, hindi naman ako usually, pag stress ako, stress lang, ganyan. Pero hindi yung ganyan na sakit. So, sana matapos yung ano, yung ilang araw na mawala ng totally. Basta yan, suob. Suob tayo. Kasi meron ako dito, yan yung initan ng water. Tapos, yung vitamins, yung binigyan nila. Hindi ko maayos. Mamaya, pag medyo okay yung pakiramdam ko, aayusin ko. Tapos, mag-film tayo ng unti. Pero ngayon kasi medyo na ano talaga ako. Kasi mainit. Mainit yung mata ko. Masakit yung ulo ko. Wala kang minsan ganang kumain. Eh, baka ito yung maging way para ma-diet ako. Pero hindi daw pwedeng mag-diet-diet ngayon. Kasi kailangan mo talagang magpalakas. So, yun lang mga ka-PMs. See you later. 'Yung kumaan po ng konti yung pakiramdam. Kahapon po medyo mabigat, tas masakit yung ulo. Pero ngayon, sana tuloy-tuloy na po nagpapawis. Tas mamaya kakain, mag-susuo, tsaka iinom ng vitamins. Salamat po, laban lang. Buti na lang meron mapapanood dito. Medyo makakaano tayo ng madadivert natin yung ano natin, yung pakiramdam. Tapos ayun yung bintana, si nanay dun sa kabila. Kanina natapos na akong mag exercise tapos may pumasok na din dito kanina para maglinis. I feel little bit better than last night. Sobrang sakit kagabi ng aking pakiramdam, yung feeling na parang tinutusok yung likod mo, nang parang tinutusok talaga siya. Tapos sinisipo na ako kagabi, pero ngayon medyo okay na. Nag-exercise ako, inano ko, inunat-unat ko yung katawan ko para medyo hindi ako masanay ng higa. So yan, salamat. I feel better now. Medyo ano na siya, sana hindi na muna bumalik. Sana mamayang gabi hindi ko na ulit maranasan yung kagabi. As in yung tulog ko siguro, ano lang, gising ako ng hanggang 1. Tapos natulog ako, gising ulit ako ng 2. Pagkagising ko ng 2, hindi na ako nakatulog hanggang 5. Tapos wala, naglalaro lang ako sa phone. Yan lang. Pero now, yun, after ko nag-exercise at saka nagsuob, ayun. Medyo may sipon na lang, nakakahinga ng medyo ano. Yung likod masakit pa din pero hindi katulad ng kahapon. Para tayong ano, suob. Ayan mga ka-PMs, sobrang init niya. I'm doing suob or steam na nakaano ng kumot. Sarap. Kanina pala binipin nila akong hindi ko sure kung kasi inulit naman nila eh sa left at saka sa right. Yung isa is 74/66 yata. Sabi ko parang sobrang baba naman. Ako, pinainom ng malaming tubig. Tapos i-check na lang. Doon nila maya-maya ulit. Kaya medyo nagpahinga ako. Ibang baba niya, diba? Tsaka nakita ko nag-yellow ano yung machine. So, indicated yun na mababa nga siya, na hindi siya normal. Medyo mag-stretching tayo para medyo pawisan tayo. Just yun, sabi na nila parang trangkaso. Pero dati pag tinatrangkas ako or nilalagnat ako, hindi ganyan. Tapos ang ano niya, babataas yung lagnat. Minsan mawawala pero hindi siya talaga totally na nagaano. Pero ngayon, nag-72.2 na lang siya. So medyo
may development. Tignan natin ulit. Diba kanina nung bago tayo magsuko? Meron sana yung ginaganyan na lang yun. No? Kasi hindi. Ito na lang. Old school muna tayo. Yan ang buhay dito. Nakakamiss ang pagkain sa labas kasi yung binibigay nila dito na food. Actually, yung mga binibigay nila dito na food na pinapakain is medyo dry. Tapos, ano, manok, ganyan. Eh, syempre, di ba pag may sakit ka, minsan naghahanap ka talaga ng mga soup. Juicy pa ba ako? Magiging juicy pa ba ako? Eh, wala naman kami binaya. Syempre, gusto namin pasalamatan ng government ng Dubai for providing us ng ganito. Kasi syempre, hindi rin biro yung magkaroon ng ganitong sitwasyon. Wait lang. Ba't umakyat? Ayan, magkilangos tayo maya-maya. Tsaka tayo magsalabat. Magsasangkap tayo ng salabat. Chikahan na tayo. Yung mga pinagkainan namin, hindi daw kasi sila pwedeng ilabas. May mga naglilinis dito. Everyday, ang dating nila is 10 ng umaga. Wait lang. Then, 10 o'clock ng umaga yung dating nila. May mga food ko, hindi ko pa nga naayos eh. 10 o'clock yung... Ang patungan. Ito na nga lang. 10 o'clock yung dating nila. So, pinapalitan nila yung mga bedsheets namin. Yung... Pobre... pobre na yung segment. Yung ang tawag dito, yung pillowcase. Yan, pinapalitan nila. Tapos, nire-refill nila yung mga... hand sanitizer. Mga soap, hand soap, tsaka mga shampoo, tsaka conditioner. Hi mga ka-PMs! Ayan, last day na namin. Nakalabas na ako. Thank you Lord. Salamat sa lahat. Medyo okay na kaysa COVID dati. May clearance na rin. Pero syempre, kailangan pa rin mag-ingat. Tapos 3 days muna na magpahinga sa bahay. Ayan yung taxi, maghahatid sa bahay. Ay, naku, Diyos ko, sobrang hirap. Pero at least natapos din. Sige, see you later.